Hello mga boss, magandang araw. Welcome sa isa na namang episode natin sa ating channel, no? Isa na namang DIY na video. Pangatlong beses na to na lilinisin ko. Dapat kasi nililinis to ng every 3 months kung araw-araw mo siyang ginagamit. Ngayon, hindi na siya nagbubuga ng maayos na malamig. Pagkatanghali, talagang hindi niya na kayang palamigin ang kwarto. Ngayon, babaklasin ko siya, dadalhin ko sa baba. Ito ay Panasonic, nakalimutan ko ang kanyang unit name. Pero Panasonic ito na 0.6 horsepower. Ayan o, grabe na ang alikabok dito o. Ayan. Oh, hindi nyo na makita ang mukha ko sa alikabok. Marumi na talaga siya, hindi na nagbubuga ng maayos na lamig. Nang ano ba ang pagkasabi, ng malamig. Hindi na nagbubuga ng ng malamig na malamig. Ito lang yata yung nakahawak sa kanya. Tanggal na yata siya. Oo nga mga boss, yun na lang ang nakahawak sa kanya. Ayan o, mahuhugot na natin siya. Ay, delikado to, mabasa itong computer natin dito. Ito mga boss, lamesa. Dito ko siya ilalagay pagbaba ko sa kanya. Bigat kasi ito mga boss. Kahit 0.6 horsepower lang to, mabigat pa rin. Ayan. Nag-gel na yung ano dito, barado na siya. Tara, labas natin to. Ayan mga boss, bigat. So dito na siya sa baba, no? Tanggalin na natin tong kanyang ito sa power control niya banda. Kailangan natin tong proteksyonan. Balutin natin to ng ano, ng cellophane para pag mag-spray tayo ng tubig, dito mabasa mga boss. Ayan. Tanggalin mo muna itong mga knob niya. Ayan, mahihila mo lang yan. Tapos ito na, matanggal mo yan. Ito, may screw siya dito. Katagong screw. Ay, isa pa. Meron pa dito isa. Yan, pwede na siyang tanggalin. Ito, tanggalin mo lang to. Balik lang yan mamaya. Yan o, may tubig na siya dito. Graduhin lang natin na hindi siya mapasukan ng tubig. Silupay na ako dito. Naka-ready na. Siguro yan mapapasukan. Pambihira itong mga kalapate dito mga boss. Nilagyan ng ayan o, pinasukan ng mga kahoy. Ang isa pang babaluti natin mga boss is itong kanyang dynamo dito, itong motor na to. Ito, baluti natin to ng cellophane din. Kasi pag mag-spray tayo, mababasa yan sa loob. Delikado, masisira yan. Ingat ka lang dito kasi nandito yung mga prion. Pag yan, na-disgrasya mo, wala na. Ang laki na nang gagastusin mo. Yan yung kanyang power, yung kanyang power control. Nabalot na ng cellophane at saka yung motor niya dito sa loob. Yan lang naman ang kailangan mong i-safety na mabalot. Wala akong pressurized na ano, pero kung may pressurized kayo mga boss, mas maganda. Dapat every 3 months talaga paglilinis nito mga boss. Hindi ko kasi namalayan eh, mabilis ang panahon. 6 months na pala yung nakalipas nung nilinis ko to. Nagtaka na lang ako, lumaki na yung kurente ko. Hindi naman masyadong malamig yung ating aircon. Yan ang problema pagka ito nililinis ng tag-tatlong buwan. Lagyan natin ng plastic dito sa ano mga boss, gilid para tumagilid siya. Yung drain kasi niya nandun sa kabila para yung tubig na ano lumabas doon, pati yung mga dumi. Yan o, drain na siya ng maayos. Yan. No, yung kanyang pantalob, pwede mong tirahin yan. Dito banda sa likod mga boss, kailangan mo rin yung isprayhan. Marami din itong alikabok.
akong joy dito mga boss, walang hiwaga yan. Joy lang. I-spray ko lang to dito para may sabon naman na ano, palambutin natin yung mga dumi. Meron yata talagang ginagamit sila dito. Sabon talaga na para dito, pero okay na to sa akin. Joy lang, joy anti-bac. Habang pinapalambot natin mga boss, ito naman ang ating tirahin. Sakto na siguro yan mga boss. Mga 10 minutes na siyang nakababad sa sabon. Tanggal na siguro yan. Tapos na akong nag-spray mga boss. Limitan natin ng sponge para itong mga tubig na nandito hindi mag-drain. Ganyan lang ang gawin natin para matanggal siya. Mga boss, malinis na siya. Balik na natin siya sa dati. Tanggalin na natin itong cellophane at saka ito. Balik natin dito sa kanyang lalagyan. Balik natin tong wire niya dito sa likod. So safety siya. Wala talagang basa na walang tubig na nakapasok. Yan. Tapos ito, balik na natin dito. Yung kanyang, ano ko, sensor ba yan? So yan mga boss, itong dito sa gilid, naikabit na natin. Yan, malinis na. Balik natin tong nag-iisang screw niya mga boss. Ayan na mga boss, okay na. Kabit na lang natin tong kanyang mga tawag ito. Grills. Grills ba ang tawag ito? Ayan, malinis na ang ating aircon. Maayos na ang kanyang buga, malamig na. Ayan mga boss, hanggang dyan ang ating video dito sa ating paglilinis ng aircon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel mga boss, sa marami pang DIY. Meron din akong video paano ko ito na-install. So, ililink ko lang sa description sa baba. Hanggang dyan mga boss, paalam, ingat sa COVID. Peace!